Yo partners, nay. Ito yung usa ka sign diri nga. Ito yung frog sign. Ito siya, baki nga naglublub. Na siya sikrito. Ito siya. Nga, maglublub siya ang yung likod. Tapos, atubang na siya dito sa kon. Tong sa may medium deposit yata rin, medium deposit ah, cash siya. State kaya na siya. Sa South S. Ayan na siya, murag cut yung sila. Ayan o. Makita lang yun ah, murag si B sign. So under, pinitik ko sa Japanese one money ako, no? Pinistaka. Ayun, masyaka dakon, sakop. Yun niya, kalagmon, nasa 11 to 12 feet. Masya diri. Kan diri po naman ito. Gamitan Japanese one. Pwede mo nang gamitin yung Japanese one. Yung pansukat sa pila kalagmon, ilang lalim. Ikot na ni mo ano sa mo ikot siya kung saan siya gusto bumalik hanggang sa bumalik sa ikot niya yung sukatin niya galing doon punta rito so 11 to 12 feet ito meron na siyang anti-decoy ito copper tong pendulum na may 10 grams of mercury ito tiger bronze itong parang ano niya itong rad niya. Tapos itong handle niya is copper numero 1. So yung takip niya copper din to. Nilagyan ko lang yung tip. Tinago ko lang. Tapos ilalim to meron siyang battery carbon rod and then yung anti-decoy. Yung mga signs sa dig site. Yan yun. Ito. Ano siya mga decoy. Yan yan. Yan yung bisay na arrowhead doon sa kabila. Yan. Yung mga ganyan. Yung mga decoy. Yung mga nakukuha niyo sa site niyo na may mga ginawang sign ng hapon. Yan, decoy yan siya. O, sobrang lang wais. So, ang ginawa ko, nilagay ko dito sa loob. Yung iba. Tapos, nilagyan ko sa pinakahuli ng asfalto. And then, yun siya, mayroon naman siyang chamber. Yan, chamber niya, tapos may gold. May 18 keys sa loob. Na earrings. Ang chamber. Ito yung dimension niya. Kalaki. Hindi ko pa nasukat kung ano kalaki ito yung dimension. Bali, nilubluban niya yung items. Nasa mismong ilalim niya. Sukatin natin yung items. Lagay natin yung camera. Repeat by may repeat ba yan ito? Ah, nasa ano po, 3 feet by 3 feet. Ang kalaki, 3 feet by 3 feet. Ang kalaki ng, ano. Ang kalaki ng item, 3 feet by 3 feet. So, mababa lang siya. Yung, tignan ang detection. Panis one ko, pag decoy, papunta siya ganun. Clockwise. Pag gold, papunta siyang counterclockwise. Tapos nang ikot. Counterclockwise siya. Hindi siya mag-ano ng decoy kasi may mga decoy na siya. Anti-decoy, yung mga sign na pinulpog ko. Ginawa kong
pino, nilagay ko sa loob. Kaya di na siya magdetect sa ganung mga decoy. Detect na niya gold na lang. Sa loob. Ha? Ah, sige, sige. Ah. Ah, sige. Antay ka dito. So, counterclockwise siya. Ang ikot niya kasi full gold na siya. Kasi kung clockwise, ano yun siya, didik niya, decoy. Kasi, sorry, puro minerals, daming minerals sa lugar ito. Pati yung ginawa nilang sign, puro minerals na bato. Kaya kung ano, mag-detect ng minerals, akala niyo may laman kasi umiikot yung Japanese one niyo. Pero hindi, umiikot siya pag hindi siya umiikot sa minerals. Umiikot lang siya pag gold, kung meron gold. Pero balahan siya yung gold yun. Pwede ganun. Kaya naman pag hawak yung ganyan, pwede ganyan. Tapos pulso niyo, hawak. Dalawa tong ano ko, Japanese one ko. Ito siya, halos copper, yung isa, stainless saka aluminum. Ano ito siya, meron siyang battery rod, tapos may uling, may espalto sa loob. And then, meron din siyang 10 grams of mercury sa loob. Then, ano ito siya, copper. Pinulong niya copper din, pure copper. Ito siya, magdidetect to siya ng decoy. Pero gano'n nga, yung pag-decoy, pa-kanan. Pa-gold, pa-kaliwa. So, ito siya, wala siyang anti-decoy. So, kung madidetect niya, is gold pa rin detect niya. Pa-kaliwa. Pero kung kukuha ako ng bato na may anti-decoy, kukuha ko ng bato na may decoy. Ito yung sign dun sa D-site namin. Ito yung D-site, D-cut. Flat. Ito yung nakukuha dun. Cutted, then flat. Pag yun lagay mo, ikot yan pa kanan. Pa kanan. Pa kanan yung ikot niya. So, pag wala yan, gold, kaya yung ikot niya, sa kaliwa. Kaya dalawa itong Japanese one po. Itong isa na walang anti-decoy, at saka yung isa na may anti-decoy. Ganyan kaano yung mga Japanese. May sikreto itong nakalublog na palaka na ito. Yan siya. Yan, hanggang no. 11 to 12 feet ang lalim ng items. Ito kasi, ito yun, no? Wala ito, hindi ko yung maikot nito. Poison to eh. Butiti. Tikong. Tikong sa Bisaya or butiti. Pufferfish. Pufferfish yan. Nakakala ko may laman itong ulo nito eh. Kasi may bukol eh. Tininan ko wala. Decoy, laban. Okay. Maraming salamat, partners. Sa inyong panonood, paki-subscribe na lang kung bago kayo sa Wagon Channel. Paki-subscribe and then tap the notification bell para updated kayo sa mga video ko nina-upload. Bansay, thank you.